Samantala, dininig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang hiling ng mga kababayan nating seafarer na mabigyan sila ng mga bakunang angkop sa requirements ng mga destinasyon nilang bansa, bagamat tanging Western brands lang ng bakuna ang umano'y tinatanggap sa ilang bansa. Ang paglilinaw ni Senator Bongo, mabisang pangontra sa COVID-19 ang lahat ng bakunang itinuturok ngayon sa bansa. Narito ang detalye. Inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang hiling ng mga Filipino seafarers na mabigyan sila ng bakunang angkop at acceptable sa country of destination. I will make it simple. Bigay ko na lang kay Secretary Galvez. Paano sila, they want it group or in their province, they can always maybe tawag lang sila o mag-text sila and i-confirm ng mga doktor doon. But then Secretary Galvez will give the go signal. Si Senator Christopher Bongo ang unang umapila sa administrasyon na mabakunahan ang mga marinong Pilipino ng bakunang tanggap sa mga bansang kanilang destinasyon. Unahin po silang bakunahan dahil kadalasan po dito, karamihan po sa kanila, hindi na po makakabalik kagad dito sa ating bansa. Dapat po secured yung kanilang pagbabakuna, mauna sila. Sabi pa ni Go, kaya may mga seafarers na nag-aalangan o ayaw magpabakuna dahil may specific brand ng bakuna lang ang kinikilala o tanggap ng kanilang employer. Pero nilinaw ni Go na lahat ng bakunang tinuturok sa bansa ay mabisa. Pero sadyang may mga bansa lang nakabilang sa destinasyon ng mga OFW, ang mas gusto ang Western brand ng bakuna. Pinayagan na rin po ni Pangulong Duterte yung mga seafarers, yung mga OFWs, bigyan po ng prioridad. Bibigyan sila ng priority doon sa mga Western na mga bakuna. Dahil yung iba po mga kababayan natin, ayaw magpabakuna ng ibang brand. Dahil sabi, ayaw silang tanggapin doon sa mga bansang pagtatrabahuan nila. So, hinimok ni Go ang mga OFW na suportahan ang National Vaccine Program dahil simula sa Linggo, magdaratingan na ang mga mas maraming bakuna kontra COVID-19. Sa susunod na linggo, inaasahan rin ang mass vaccination sa mga nasa A4 priority list na susundan ng mga nasa A5 o yung mga pinakamahihirap. Sa mga kababayan kong Pilipino, magpabakuna na po kayo. Nandiyan na po yung bakuna, unti-unti, at bubuksan na po ang A4 at A5 para po bigyan na po ng tsansa yung mga mahirap nating kababayan. Bukod sa bakuna, halos abot kamay na ang pangmatagalang proteksyon ng mga OFW ang lilikhaing Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos na siyang nakapaloob sa Senate Bill No. 2234 na sinertipikahan na ni Pangulong Duterte bilang urgent bill.